Tapos pagkatapos ng laban ni Tata Sam, eh, kung sino man makakalaban ni Tata Sam, eh, sa by that by August or early September, baka world championship yun. Haters ni Champ Casimero naniniwalang hindi makakalaban ng tatlong beses siya this year. Yoshiki Teke vs Casimero posedly pa rin this month of May, at Terence the Bud Crawford babaklasin si Alexis Rocha at isusunod si Errol Spence ngayong taon. At yan ay ating pag-usapan sa pagbabalik. Maari mo itong i-share sa iyong social media group or friends, samahan mo na rin ng isang likes. Una sa ating balita na courtesy sa Boxing News 24 na balik training na si Terence Crawford para sa paghahanda sa kanyang pagdidepensa sa kanyang belt against WBO number 1 contender Rocha. Ping lumaban si Crawford last April 2022 after beating lesser opponent. Ayon pa ng kampo niya na nilalapitan na nila ang Team Spence ni Unified Champion Errol Spence para sa isang undisputed championship fight. Pero duda ang karamihan na di na matutuloy pa ang dream match pagkatapos tinalikuran ni Crawford ang negotiation table at lumaban sa ibang fighter. Sa ibang balita ay inaasahang maglalabas na ng buong detalye ang mga Japanese promoter ni Casimero para sa scheduled fight this coming month of May. Until now ay wala pa rin tayong alam kung sino ang kanilang ipapalit, do inamin ng Team Casimero na may dalawa pang fighters ang kanilang pagpipilian. Malakas ang speculation ng iba na baka nga ang isa dyan ay ang matunog na pangalan ng OPBF Super Bantamweight Champion na si Yoshiki Teke. But tulad ng sinasabi ko na may schedule na laban against Pinoy contender. But still open pa rin ang possibility na may mag-step aside para mas maikasa ang mas malaking at kapanapanabig na laban. Note that Casimero is now the number one contender. At idagdag mo pa na ang OPBF ay isang sanction body na nakasentro at established by Japanese founder, kaya malaki ang influence nila na pwede may biglang mag-back out. Sa ibang banda ay kumbinsido pa rin ang mga haters ni Casimero, especially yung mga members ng Tambolozlo's Nation, na imposibleng mapapalaban daw ng tatlong beses si Champ within this year. Dahil sa Mayo na raw ang una niyang laban. At kapus na sa panahon, so bibigyan ko kayo ng black and white for your reference at i-cite natin ang example si Undisputed Champ Saul Alvarez na lumalaban sa mas mabibigat na timbang kumpara kay QA. As per record ay lumalaban ng tatlong beses noon si Alvarez in the year 2021. Ang unang salang was in February versus Avni Yildirim, na nasundan after 2 months break sa month of Mayo against Billy Joe Saunders, at ang pangatlo ay sa buwan ng November against Caleb Plant. So maliwanag na feasible ang 3 fights for him this year, at problema na iyan ng mga managers or promoters dahil makapirma na ng kontrata ang ating champion. Na ang kailangan lang gawin ni Casimero ay palagi handa at i-maintain ang tamang tibang at kondisyon. Pilinaw ni Cotman for Aces Will Stephen Lunas na talagang dadaan ni Casimero sa natural na proseso para umangat muli ang kanyang ranggo dahil nga nang umakyat siya sa 122 pounds ay na-stripe ang kanyang belt, at magkaiba sila ng sitwasyon ni Inoue na yun naman ay Benacanti after naging undisputed at Jinwang Super Champion sa Nasding Division. But ito na nga, after winning his debut fight against Akaho ay mabilis siyang nailagay bilang top rated sa mga sanction bodies sa world at sa recently sa regional the likes of OPBF. Kawawa, ay 3 fights contract yan. Pinaubayan na lang namin yan kila Mr. De La Cruz, Mr. Climas at saka TV promotion. Kasi kung tatandaan nyo, umakyat si Tata ng ibang weight class division na ito, wala na siya sa 118. Pag umakyat ka ng weight class, pipila ka, di yung diretso ka na, kasi si Inoue, iba yung si Inoue, kasi at his beauty sa 118, hawak niya lahat ng belt. Ginawa siyang para super champion hata ng WBO. Kaya nakalaman agad siya ng championship si Fulton. Eh si Tata, wala siyang belt, di ba, na-strip nga sa UK. Yeah. So wala siyang belt, umakyat siya sa 122, first fight lang niya siya kaho. He has to fall in line. Pero despite of that, isang laban lang, ang bilis ng akyat niya sa ranking, kita niyo naman. Di ba? Well, I think he was already eliminated into number one sa OPBF. Correct me if I'm wrong, Sir Stephen. Yes. Number one contender sa OPBF, ang champion sa OPBF ay si Taki ng Japan.
Who knows, pagkatapos ng laban ni Tata Samay, kung sino man makakalaban ni Tata Samay, so by that, by August or early September, baka world championship yun.